Air21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air21. Sagot ko, padala mo! Alam mo ba na ang pangalawa sa pinakamalaking hayop na nabubuhay ngayon ay ang hippopotamus? Sumunod sa elepante, pero maituturing pa rin higante ang hippopotamus sa haba nitong 3.5 meters, taas na 1.5 meters at bigat na 3,200 kilograms. Buong araw na nakababad ang hippopotamus sa mga ilog at lawa para mapanatiling presko ang kanilang pakiramdam. Kapag gabi naman, kumakain ito ng 35 kilograms ng damo. Kahit malaki ang timbang at maiikli ang mga binti ng hippopotamus, mas mabilis itong tumakbo kaysa sa mga tao sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ngayon, alam mo na! Nagbabalik ang Panahon TV. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon at agwat ng temperatura para sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Bahagyang humina nga ay ang pag-iral nitong hangin habagat, kaya naman asahan ang pangkalahatang maaliwala sa panahon sa buong Luzon, partikular yan sa Tugigaraw, Lawag, Baguio, Olongapo, Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at maging sa Puerto Princesa. Magamat all good weather condition, nariyan pa rin naman ang posibilidad ng pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. Temperatura sa Metro Manila posibleng umabot ng 35 degrees Celsius. At pumunta na tayo dito sa Visayas. All good weather condition ang iiral din ngayong araw, pero posible pa rin naman ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa susunod na mga oras. Dito yan sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at maging sa Metro Cebu. Ang temperatura sa mga nabanggit ko lugar maglalaro yan sa pagitan ng 26 to 34 degrees Celsius. At dumako na tayo dito sa Mindanao dahil umiiral dito ang ITCC. Asahang maulan na lagay ng panahon, partikular dito sa Davao. Samantala sa Cagayan de Oro at Zamboanga, kabaligtaran na lagay ng panahon dahil asahan ng pangkalahatang maaliwalas ng panahon, pero nariyan pa rin ang posible ang pulupulong pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Ang temperatura sa Durian, capital of the Philippines, aabot ng 33 degrees Celsius. Sa kauna-unahang pagkakataon, bubuksan sa publiko ang International Space Station o ISS ng NASA. Kaya naman maaari mo nang ma-experience ang space feels, pero sa halagang $58 million o 3 bilyong piso kada tao. Nakatakda itong simulan sa susunod na taon bago pa man simula ng ibang tourism opportunities sa estasyon. Ayon sa NASA, ang proyektong ito ay sinagawa upang makalikob ng pondo para sa susunod na pagpapadala ng tao sa buwan sa taong 2024. Kaysa ng NASA ang Boeing at SpaceX sa proyektong ito, habang nasa evaluation pa ang ilang proposal ng ilang kumpanyang nais makiisa sa proyekto. Kung nais gamitin ng isang kumpanya ang ISS, magbabayad sila ng $35,000 o 1.8 million pesos kada gabi, kung saan kabilang dito ang hangin, tubig, pagkain at communication equipments. Umaasa silang pumatok ito sa publiko at makalikom ito ng sapat na pondo na siyang gagamitin sa susunod na misyon sa ating buwan. Samantala, narito naman ang iba pang datos sa astronomiya. Abangan ang moonrise o ang pagpapakita nito sa kalangitan. Yan ay sa ganap na 8:10 ng gabi at lulubog naman ito 6:53 ng umaga. At ito naman ang magiging itsura nito mamaya. Pansin mo rin bang halos fully illuminated ang buwan? Makikita pa rin tonight ang waning gibbous moon. Madalas itong napagkakamalang full moon dahil magkasunod lamang ang dalawang phases na ito. Ang kaibahan, unti-unti nang nababawasan ang liwanag na natatanggap ng buwan mula sa araw dahil sa pagkilos nito para muling kumpletuhin ang orbit nito sa paligid ng daigdig.
At para naman sa masigtas sa pamamalaot ng mga kababayan nating mangisda, ang high tide natin na lang Manila South Harbor o Harbor, ito ay sa ganap na 10:34 na umaga. Tataas ang level ng tubig na karagatan ng 1.34 meters. At ang low tide kung saan bababa naman ito ng 0.12 meters, ito ay sa ganap na 7:13 ng gabi. Diyan lamang kayo at magbabalik pa ang Panahon TV.